Pagpakita ng suporta si Liza Soberano sa pagsasampa ng reklamo ng kapwa aktres na si Bea Alonzo sa mga veteranong showbiz columnist at host sina OG Diaz at Christopher Men. Kahapon, Huwebes, May 2, 2024, personal na nagtungo si Bea sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Jose Manolo Garcia para sampahan ang kasong cyber libel sina OG, Christy at isa pang individual na sinasabing naninira sa aktres. Dawit din ang kasamang commentators nila Christy at OG sa magkahiwalay nilang online shows. Sa X, dating Twitter, makikitang nilike at nirepost ni Liza ang balitang inilathala ng isang entertainment website tungkol sa pagsasampa ng reklamo ni Bea. Walang inilagay na kahit anong caption si Liza. Pero ayon sa netizens, indikasyon ito ng pagsuporta ni Liza sa ginawang hakbang ni Bea laban sa mga umano'y naninira sa kanya. Mabilis na napansin ng netizens ang pag-like at pag-repost ni Liza sa nasabing issue. Sa comment section ng artikulo ay may ilang taghanga si Liza ang ikinagulat ito. May ilan ding hindi makapaniwala sa ibinigay ng suporta ni Liza kay Bea, lalo na't si OG ay malapit kay Liza dahil dati niya itong talent manager noong nasa poder pa ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN, ang aktres. Sa adang isang netizen, at OG Diaz, bakit ni-repost ni at Liza Soberano? Tweet pa ng isa, Liza Soberano liked and reposted an article about Bea Alonzo filing cyber libel cases against OG Diaz and Christopher Min. Mukhang suportado ni Liza si Bea laban sa dating manager na si OG Diaz. Mukhang may alam si Liza. Sabi pa ng isa, imagine the stress Liza Soberano endured when she was being thrown into the fire by someone she treats like family. That is much worse than stand-up comedians seeing mockery insults as profitable. I don't blame her for reposting this. Na-hurt din siya. Matatandang nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan at bangayan online si Liza at OG noong March 2023. May kaugnayan ito sa breakup nila ni Enrique Hill. Hatian ng komisyon nilang dalawa noong sila pa ay magkatrabaho hanggang sa pagkalas ni Liza sa pangangalaga ni OG at ng Star Magic noong June 2022. Sa Careless Music, isang record label na talent management company, lumipat si Liza. Ang actor-singer na si James Reid ang isa sa mga may-ari nito, kasosyo ang Careless Music CEO na si Jeffrey O. Aminado noon si Liza na sumama ang loob niya sa dating manager dahil binahiran daw nito ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kwento na itinampok niya sa kanyang YouTube vlog. Maging ang ama ni Liza na si John Soberano ay hindi na rin nakatiis noon na makisali sa problemang kinakaharap ng kanyang anak. December 2, 2023, nang mag-post ng sunod-sunod na patutsada si John sa Facebook laban kay OG at isa pang di umanong naninira kay Liza na si Christopher Main. Sa post, galit na galit ang ama ni Liza kina OG at Christy dahil sa pakikialam daw ng mga ito sa buhay ng iba, kabilang na sa personal na buhay ng kanyang anak. Mababasa sa post ni John, Christopher Min, PI mo at PI ninyong lahat na nakikialam sa may buhay ng may buhay. Lalo na ikaw, OG, mabait pa anak ko, ganyan magsalita. Bukas may live akong gagawin or sasabihin about you. You all woke up the beast. Mabilis naman itong binueltahan nila OG at Christy na maglabas sila ng magkahiwalay na statement sa kanilang online shows. Hinala tuloy ng netizens, maaaring ito ang mitya ng ginawang pagsuporta ni Liza kay Bea sa pagsasampa nito ng reklamo laban kina OG at Christy.